at nagbabalik po tayo. Welcome back to my channel. My name is Emmer and bilisan lang po natin to dahil may nag-aabang na ng mga kasagutan natin. Wow, may nag-aabang. Well, anyway, welcome po sa lahat ng member na ng group natin. And sa mga hindi pa member at nakakapanood ngayon, please join our group, Pinoy Ship Security Group. And kung may mga kilala kayong interesado, invite nyo na rin sila. Malay nyo, pag naging 1,000 members na tayo, pwede na tayo mag-parafollow, di ba? Joke lang. Okay lang, why not? Di ba? Pwede rin. Also, dahil nag-asa ko, may nag-nominate na ng bagong group name natin. So, pwede nating palitan. Laging may copy noon. Napaka-old school. Ang hirap po kasi mag-edit. So, pwede nating palitan yung group name natin as Pinoy Security Seafarer Group or Pinoy Aspirant Security Seafarer Group. It's all up to you. Pareho maganda, di ba? So, please join our group. And of course, please don't forget to subscribe to my channel, okay? So, asan na nga ba tayo? Napag-usapan na natin yung mga qualifications, kung sino nga ba yung mga pwede mag-apply sa barko as a security. So, ang pag-usapan natin ngayon, kung ano naman yung mga requirements, especially para sa mga first-timers. First-timers, ibig sabihin po yung mga wala pang onboard experience. Pero bakit nga ba kapag nami-mention ko yung mga requirements sa mga vlog ko before, eh puro po hapyaw lang. Why? Kasi po gusto ko mag-focus muna tayo sa online application. Mag-submit muna tayo ng mga online application. Alamin muna natin yung mga how and where na yan bago tayo pumunta sa requirements. So apply muna bago ang requirements. Okay? Malinaw po tayo doon. Lalo na pandemic ngayon, so ang hirap po kumilos sa atin ngayon. And holiday na, magpapasko na. So, isihan lang muna natin, magpasko muna tayo. Wala pang applyan ngayon. Pero actually, pwede na talaga tayo mag-submit ng online application. Okay lang. And then by January, submit tayo ulit. Submit lang ng submit. Okay lang yun. Malay natin, di ba? And hindi naman tayo ba-block ng agency. So, ganun po ang diskarte. Sabihin ko lang po, nung nag-apply ako, passport pa lang hawak ko. Tapos nung na-hire ako, dun ko pa lang pinipleto yung mga requirements na kailangan nila. Kasi depende po yan kung saang agency tayo na-hire. And then yung agency, bibigyan nila tayo ng checklist. And then depende na naman kung ano yung nilalaman ng checklist. Kaya huwag muna tayo mag-aapra and huwag muna tayo mag-re-resign. Unti-unti natin yung pagkumpleto ng requirements. Pero sabi ko nga, kung may enough time tayo and budget, okay lang, go. So, ano yung requirements for beginners, for first-timers? Usually, tatlo yung hinahanap nila. Number one, is yung sinasabi ko na pondo, yung job experience natin at least 1 to 2 years. Number two, security license. Number three, X-ray experience. Pero yung dalawang yan, yung security license and X-ray experience, depende pa rin yan kung saan agency tayo na hire. Like, for example, sa RCCL, hindi nila kailangan ng X-ray experience, pero kailangan nila ng security license. Sa magsaysay, hindi masyadong issue ang security license as long as may X-ray experience ka. So, kailangan nila ng X-ray experience. Kaya, ngayon, alam mo na, kung magsaysay ka mag-a-apply, mag-advanced training ka na ng X-ray. Then, sunod, punta na tayo sa basic requirements ng mga seafarer. Unang-una sa lahat, syempre, passport. Kailangan natin yan. Certificate of Employment. So, magre-request tayo ng letter of Certificate of Employment sa latest job or current company natin, okay? Next is OTR, of course. Kailangan natin yung OTR kasi papaprocess natin ang CAV yan. Like, for me, taga Pangasinan ako, saan ako nag-process ng OTR? Sa Region 1, sa La Union, okay? Pero kung wala kang OTR, kailangan natin ng high school diploma or kung vocational graduate ka, and a certificate. And then, of course, police clearance and then NBI clearance. And then next, punta na tayo sa training. Ilan ba ang training na kailangan ng seafarer? Number one, basic training. Yan po yung SOLAS training. And then number two, PSCRB. Number three, crowd management. And then yung special para sa security, yun yung SDSD. So, apat na. And then, may extra pa kapag ni-require kayo ng fleet ninyo, kukuha kayo ng advanced firefighting. So, sabihin na natin lima. Limang training ang kailangan natin. So, magkano nga ba yung basic training na yan? Usually, around 4,500 yan. For 5 days, 3 days lecture, and then 2 days practical. So, all in na yan. And then, next is yung PSCRB. Sa tingin ko, 3 days po yan. And then, may practicum din po yan for 1 day, I guess. Siguro, less than 1,000 po yung
price ng training. And then, next is yung crowd management. I don't know, hindi na po ako sure. So, pwede kayong mag-inquire sa mga training center. Ang dami pong training center sa Manila. Pwede kayong mag-search sa Google or marami po sa Kalaw, sa Manila, marami dyan. And yung SDSD, nire-require po talaga yan sa lahat ng nag-a-apply na security. So, sabihin na natin, apat na training. And then, extra na lang po yung advanced firefighting kapag nire-require kayo ng agency ninyo. Okay? So, tandaan nyo yung lima na yan. So, estimate po natin kung magkano lahat yan. And then, isama na rin natin yung allowance. Doon lang naman tayo nakagastos yung daily allowance natin habang inaasikaso natin lahat ng requirements na yan. Okay? And then, remember, wala pong placement fee sa kahit anong agency. Kaya, mas okay na rin yun. Ito, may note pa ako dito. Yung basic training po, yung SOLA, sa 5 years po yung validity nun. Okay? And then, yung PSCRB, 5 years din po. So, imagine. Kaya, sulit din naman ang babayaran natin. Yung SDSD, wala pong expiration yun. No, diba? Crowd management, wala rin yata. Sa tingin ko, wala. Kaya, okay lang, diba? Worth it naman yung mga certificate na hawakan natin. So, yun lang mga requirements. And then, after siguro ng video na to, papakita ko yung ganito po yung itsura ng cab. So, ano nilalaman ng cab na to? Yung OTR ko nandito, and then yung diploma, college diploma ko, andito. So, ang itsura ng cab, paparedribo natin siya. Ganyan. Malalaman nyo rin yan. Huwag nyo isipin to masyado. Pag na-hire kayo, yun ang importante. Ano ba mga hawak kong papers dito? NBI. Iba po yung NBI ng land-based sa OFW. And then, ito po yung certificate ko nang kumuha ko ng security license. Alam niyo, napaka-memorable ng certificate na to kasi kahit hindi ko siya pinaghirapan. Alam niyo, naging part siya ng naging part siya ng pagpunta ko sa next level ng career ko, 'di ba? So, thank you dun sa mga tumulong sa akin para makakuha nito. Kahit na medyo nag-shortcut ako sa pagkuha ng security license, at least worth it pa rin naman. So, saan ba to? Wolverine. Sa may Cubao to eh. O, diba? I'm sure meron kayo niyan. And then, ito, basic training. So, lahat po ng certificates na to, importante po. Huwag na huwag niyo po itong iwawala. Kasi po, pag nawala ito, naku, mahihirapan po tayong makakuha ulit. So, ayan, yung mga certificates. Ito po lahat yung pagkakagastusan natin. Okay lang yun. Requirements po natin yan. Ang maganda doon, kapag meron na tayo nito, kapag nag-apply tayo, like for example, sa RCCL, hindi nila kukunin to, sa atin lang to. And then, pag mag-a-apply na naman tayo sa ibang agency, ito na naman, ito pa rin yung gagamitin natin. So, for 5 years, hawak na po natin to, and walang placement fee, kaya, worth it, diba? So, okay lang yung gastos, okay lang din humiram. Lahat tayo humihiram bago tayo makaalis. Kaya okay lang yan. And then, pag nakabawi na tayo, doon mo na po mafe-feel, diba? Yun lang po. Sana nakatulong yung mga sinabi ko. Idea lang to. And like I said, huwag nyo muna isipin lahat ng requirements na yan. Okay? Yun lang. Salamat.